sa mga pinakamalalapit na tao sa akin, hindi lamang sa buong industriya, kundi sa buong mundo. At siya po isang babaeng kinilala ko na bilang tunay na kapatid talaga. Please welcome the one and only Miss Judy Ann Santos! Napaka naman! Walang kasing ganda! Sis, look at you! Pinaka, alam mo, you are the prettiest I've seen you since bago pa kita na meet. Nak, talaga, oh, ate. Totoo. Salamat ate, po. Walang bola yon. Kasi, di ba, no? Pinakapayat na sexy. At dati humaputi yan, pero nag-beach po yan eh. Yan. Ang braso ko. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda lang kapag ka, ganda-ganda. I want to first greet you belated happy birthday, sis. Thank you, ate. Happy Mother's Day. And happy Mother's Day, of course. May 11 itong kapatid ko eh. Ayan, sa showbiz po, nagkataon lamang na gumawa kami ng pelikulang. Ang title po ay Magkapatid. Na gift po sa amin ng Viva Films na hindi namin alam noon eh, gift pala. Tapos, ang nakakatuwa po, usually after a project, you know, parang you can't help growing apart kasi hindi na kayo nakikita. Kami naman baliktad. Siyang natatangi na talagang after the movie, lalo kaming naging close. Lalo kaming, we started sharing little secrets, trusting each other, counting on each other. You were really one of my talagang strongest defenders. Si Juday, na parang feeling ko naman eh, sinugal pati pangalan niya kahit siya binabash, di ba, after that. Pero I think ako rin, if anyone tries to put one over Juday o saktan siya in any way, normal reaction yun ng nagmamahal eh. Di ba? Yes, ate. Nakapatid. Sis, ikaw, paano mo hinahandle lahat ng criticism sa'yo? News blackout. Hindi ako nagbabasa ng dyaryo, hindi ako nanonood ng TV, especially kapag depressed ka, yun yung pinaka-vulnerable ka, di ba ate? So, imbes na magpaka-depressed pa ako sa negative things na sinasabi nila sa akin, ako lang naman talaga yung nakakakilala sa sarili ko. And wala akong ibang dapat na pag-explain na nung situation, kundi nanay ko at ang Diyos. Kasi sila lang naman yung pinaka-concerned kong mga tao sa buhay ko. Ngayon, kung hindi mo kasi talaga mapipigilan even noong panahon natin. Oh, may inggit talaga dyan. Meron at merong tao maninira sa'yo. May bayaran para siraan ka. Oo, may sa labing sampu. Sa isang daang tamang ginawa mo, yung isang mali ang mapapansin nila. So parang, sa tutunay na silita, medyo unfair. Hindi lang yun, sis. Gagawan ka pa. Gagawan ka ng story. Hindi totoo at all. Mm-hmm. Yun ang masakit, di ba? Pero parang sa akin, hindi ko na kailangan pagsayangan pa ng oras itong mga taong nabubuhay sa negativity ng buhay. Okay. Kasi, una-una, hindi ko sila kilala. Pangalawa, pasensya na po sa pagkakasabi, pero hindi naman ako kumikita sa kanila. Oo. Hindi naman gumaganda buhay natin sa kanila. Hindi naman silang nagluwal sa akin. So parang sa akin, go, masaya kayo dyan na sinisiraan niyo ako. Masaya kayo sa pagsasabi ng mga hindi magandang bagay sa akin. Ang sa akin lang, pagising niyo sa umaga, tignan niyo nga yung sarili niyo sa salamin. Mabuti ba kayong tao? Tsaka hindi lang yun, kumakapintas naman kayo. Baka perfect niyo naman. Si Angelina Jolie nga eh. Oh, may kapintasan, kayo pa. Di ba? Parang kapintas, akala mo mga perfect. Hahanapan ko na lang ng paraan to make it a positive day for me. At isa sa mga pinagkakaabalahan ni Juday ay ang kanyang passion sa pagluluto. Doon tayo napunta. Oo. Iba na natin ang usapan. Witness ako dyan sa pagluluto na yan. Let's bash the kitchen. Okay. Today, bibigyan ka namin ng chance magluto. Sis, alam ko, nako, ito talagang si sis, kahit po puyat ito o may sakit, basta hinarap mo sa kusina at may ingredients, hindi matiis. Tatayo, magluluto, pinagagalitan ko. Pero imaginary cooking lang, dahil may mga tao kaming babanggitin, sis. Okay ha? Po. Okay. Kung pasasalamatan mo itong mga susunod na babanggitin ko, through your cooking, isa-isa, anong pagkain ang gusto mong iluto for each of them? Okay? Okay. At bakit? Simulan natin kay Mami Carolina. Mami Carol,
Siguro, paglulutuan ko siya, pag-aaralan kong lutuin yung pinakbet na masarap na masarap. Gustong-gusto ni Mami. Favorite niya talaga yung pinakbet. Masarap siya magluto na masarap. Okay. Masarap siya magluto. Kasi natutuwa ako pag sinasabi niya sa akin na, nak na perfect mo na yung kaldereta. Nak na perfect. Yung ang sarap pakinggan pag galing sa nanay mong masarap magluto. Yun! Yung nak na perfect mo na. Yung, hey Lord, salamat po. May na-perfect akong pagkain. Tama, o ito. Si Beth Tamayo, si Naku. Beth friend! We meet si Beth, you! Ang panglasa ni Beth para yan si Ryan, anything pork. Ay, okay. Anything pirito, bongga sa kanya. Kaya kung paglulutuan ko siya, siguro isang masarap na pork chop. Na malutong. Na malutong. Mm. Sasamahan ko ng fried rice na may chicharon. Ganon? Yung makasalanan, kasi deserve niya kumain ng makasalanang pagkain. Kailan yan? Pagpunta ko sa'yo. pag-uwi ng lahat. Pag-uwi ng lahat. Pag-uwi nila. Mamaya. Okay. Mamaya, maya agad. Okay. Johan! Ay, si Johan. Love na love ko yan kapag sinasabi niya sa akin na, Mom, you're the best cook ever. Oh! Diba? Ang sarap pakinggan. Oh. Kapag nakikita mo kumakain yung anak mo, tapos alam mong gulay yung kinakain niya, tapos hindi niya alam. Siya kasi talaga nang luluto ng pagkain ng mga anak niya. Araw-araw yan. Okay. Lucho! Ay, si Lucho, lugaw. Hilig-hilig! Hilig niya sa lugaw, kahit na anong lugaw. Pero yung lugaw niya, nilalagyan ko ng paminsan. Carrots, broccoli, spinach. Ano tawag niya sa lugaw? Ugaw. 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 At saka gusto niya ng baga. Mangga. Mangga. Nanabaga. Gusto niya ng mangga.